Pag-usapan natin ngayon ang 10 batas ng Hunter Association. At ano nga ba ang mga batas na ito? Upang mapanatili ang record at pag-asa ma-promote bilang 1-star, 2-star o 3-star hunter, kailangan mong sundin ang mga patakaran ng Hunter Association, ang rules at regulation na tinatawag na Hunter Bylaws. Ano nga ba ang mga batas ng Hunter Association? Yan ang aalamin natin dito sa kwento natin ngayon. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na. At huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko mag-upload ng 2 o higit pa sa kada linggo. Tara mga kaiso ka, umpisa na natin. Ang Hunter Bylaws o Batas ng mga Hunter. Ginawa upang mapanatili ang reputasyon ng mga hunters. Dito din binabase kung pwede rin ma-promote ang isang hunter. Kung siya ba ay sumusunod sa mga palutuntunin ng Hunter Association. Bawat hunters ay kailangan sundin ang mga palutuntunin upang mapanatili ang good records. Hindi ka naman matatanggalan ng lisensya kung hindi mo ito masusunod. Ngunit maaari ka mailagay sa blacklist ng Hunter Association kung hindi mo susundin ang mga batas na ito at magawa mo ang mga pinagbabawal. Meron 10 batas ang Hunter Association at ito ang mga iyon. Ang una, dapat ang isang hunter ay lagi may misyon o di naman kaya lagi may hinahanap katulad ng ordinaryong nagtatrabaho. Ang mga hunter ay kailangan magtrabaho araw-araw kahit na hindi sila namomonitor o nakikita ng ibang hunters. Pangalawa, ang isang hunter ay dapat may konting kaalaman pagdating sa martial arts. Kasama na dito ang pagsasanay patungkol sa NEN. Hindi naman kailangan na may NEN ka agad kapag sumali ka sa hunter exam. Katulad nila Gon, Leorio, Kilua at Kurapika na wala silang NEN noong sumali sila sa hunter exam. Pero dahil sa isa na silang hunter, kailangan na nilang matutunan ang NEN at pag-aralan ito. Pangatlo, kapag ang isang hunter ay naging licensed na o sa madaling salita ay nakapasa na ito sa hunter exam, ang lisensya na iyon ay hindi na pwedeng alisin o bawiin kailanman. At kung sakaling mawawala man ito o mananakaw, hindi na sila muling pwedeng bigyan ng bagong lisensya ng Hunter Association. Sa madaling sabi, kapag ito ay iyong nawala o kapag naman ito ay nanakaw sa'yo, hindi ka na ulit mabibigyan ng bagong lisensya. Ang tanging paraan na lamang ay mahanap mo ang kumuha ng lisensya mo. Pang-apat, ang isang hunter ay hindi pwede patayin ang kapwa niya hunter, maliban na lang kapag ito ay mayroong nagawang karumal-dumal na krimen. Isang halimbawa na lang nito ng kapag ito ay nakapatay ng isang hunter na walang dahilan, doon lamang ito pwedeng paslangin. Panglima, ang 1-star hunter license ay binibigay sa isang hunter kapag ito ay may nagawang pambihirang achievement sa kanyang trabaho. Isang halimbawa na lang nito, kapag ikaw ay nakatuklas ng mga ruins, pwede ka na maging 1-star hunter. Pang-anim, ang 2-star hunter license ay binibigay sa isang hunter kapag nagawa na nila ang 5 paluntuntunin ng Hunter Association at mayroon official position at nagtuturo ng isang junior hunter at nakakuha ito ng 1-star. Pang-pito, ang 3-star hunter license naman ay binibigay sa isang hunter na nagawa ang 6 na paluntuntunin ng Hunter Association at nakagawa ng pambihirang achievement sa iba't ibang field ng mga hunters. Pang-8, dapat ang chief executive ng Hunter Association ay gusto ng karamihan. Kapag ang posisyon ng chairman ay bakante, dapat magkaroon ng eleksyon para pagpilian ang susunod na chairman. Habang wala pang chairman na nakaupo, ang vice chairman muna ang haligi dito pansamantala. Pang-9, ang kapangyarihan na makakapili ng bagong member sa Hunter Association ay ibinibigay sa chairman. Ngunit kapag merong babaguhin sa batas na panunungkulan ng Hunter Association, kailangan munang sumang-ayon ang nakararami bago ito mangyari. Sa madaling sabi mga kaiso ka, kailangan muna ng botohan o kailangan muna malaman ng marami ang mga babaguhin dito. At ang pang-10, anumang paksa na hindi nabanggit na nasabing batas ay pag-uusapan na lang sa isang pulong kasama ang chairman, vice chairman at staff advisor. Ang chairman ay mayroong kapangyarihan na pumili ng kanyang vice chairman at staff. Noong namatay si Chairman Netero, nagkaroon ng ika-13 chairman election sa Hunter Association ng pinagbotohan ng lahat ng hunters. At si Pariston ang nanalo bilang ika-13 chairman ng Hunter Association at si Chidel ang kanyang piniling vice chairman. Ngunit kalaunan ay nag-resign agad si Pariston Hill bilang chairman at si Chidel ang naging chairman ng Hunter Association. At ito ang 10 batas ng Hunter Association. At dahil sa nakaabot ka sa huling video na ito, may bonus akong ibabahagi sa inyo. Sino nga ba si Kuala ng Chimera Ant? Si Kuala ay isa sa mga brutal kung pumatay sa lahat ng Chimera Ant. Hindi man natin nakita na actual na nakipaglaban ito sa mga hunter
o sa kahit sino na kalaban niya, pero nakita naman natin kung paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na water bullet. Isa si Kuala sa mga Chimera Ant na bumalik ang alaala matapos silang kainin ng reyna ng Chimera Ant. Sa paniniwala ni Kuala kaya bumalik ang kanyang alaala kahit na nakain na siya ng Chimera Ant Queen ay dahil noong ito ay namatay meron itong isang pinagsisisihan. Isa na dito noong pinatay niya ang kamukha ng Chimera Ant na si Kite. Sinabi ni Kuala sa harap mismo ni Kite na isa sa mga pinagsisisihan niya ay ang patayin niya ang isang babae na may pula ang buhok. At kamukhang kamukha ni Kite dahil yung mga oras na iyon ng babaeng may pula ang buhok ay dapat dadalhin sa Chimera Ant Queen para ipakain dito. Ngunit nagpumiglas ito at tumakbo palayo. At nang nakita niya na nahinahabol na ito ng maraming Chimera Ant, inunahan niya na ito at dali-dali niya na itong pinatay. Sinabi niya kay Kite na mas maganda nang patayin sa mas mabilis ang paraan ang babae kaysa naman makaranas ito ng mga paghihirap sa kamay ng ibang Chimera Ant. Ang paniniwala niya, ang pagpatay ng mabilisan at walang sakit ay makakapagpalaya sa isang kaluluwa. At hindi na ito babalik pa. At ang paniniwala pa ni Kuala dito, wala namang mga Chimera Ant ang nagreklamo sa mga taong pinatay nito. Ngunit ayon kay Kuala, sa mga panahon na iyon ay pinagsisisihan niya ang pagpatay sa babaeng may pula ang buhok. Dahil sa buong buhay nito ay hindi pa ito nakapagdepensa ng tao. Dahil na rin sa isa siyang hitman noong nasa katawang tao pa siya. Wala siyang ibang ginawa kundi pumatay ng pumatay lamang ng tao. Dahil ayun lang daw ang pinakamadaling paraan para kumita ng pera. At ang paniniwala pa nito ay walang ibang pwedeng gumawa yun kundi ang mga katulad lamang niya. Kaya naman dito ay sobrang pinagsisisihan niya ang pagpatay sa babae may pula ang buhok. Bagkos maaari naman daw niya patayin na lang ang ibang Chimera Ant at yung babae ay hindi. At palayain niya na lamang ito. Dahil yung babae na iyon ay wala naman talagang kasalanan sa kanya. At sa mga Chimera Ant daw ay napakarami ng pinahirapan na tao. Kaya naman mas kailangan nilang mamatay kaysa doon sa may pula ang buhok. Dahil sa pagsisisi na ito ni Kuala, humingi ito ng kapatawaran kay Kite. Dahil sa paniniwala nito na ang katawan ni Kite ay ang babaeng pinatay niya. Dito ay tinanggap ni Kite ang paghingi ng tawad ni Kuala. Ngunit sa isang kondisyon na habang buhay ito maninilbihan sa tabi ni Kite upang maglingkod. At araw-araw itong hihingi ng kapatawaran kay Kite. At sumang-ayon naman dito si Kuala. Si Kuala ay isang hitman. At nabanggit niya na din sa anime version na siya ay binabayaran ng mga mayayamang tao para patayin ang mga taong gusto nilang mawala sa kanilang landas. Hanggang dito na lamang muna mga kaisuka. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like sa ating video. Para naman mas ganaan pa ako gumawa ng mas marami pang video. At shoutout muna tayo para sa ilang miyembro ng Ante Risuka natin. Shoutout ka lang!